Magandang araw sa inyong lahat sa ating mga ka-itulay na nakatutok at mga estudyante natin sa ikalimang baitang. Ako nga pala si Tutor Patrick, ang inyong makakasama para sa Musika 5. At ngayong araw, ating tatalakayin ang ating unang module sa ikalawang markahan. At ang ating topic ay tungkol sa kahulugan at gamit ng F-clef sa staff. Okay, pero bago ang lahat, atin munang alamin, ano nga ba ang isang staff? Base sa larawan na inyong nakikita, ang staff o limguhit ay pundasyon ng musika kung saan doon nakasulat ang mga nota at iba pang mga simbolo ng musika. Natatandaan ba ninyo ang ating mga simbolo ng mga nota at mga pahinga? Sila quarter rest, sila quarter note, sila whole note, sila whole rest. Lahat sila ay iginuguhit sa loob ng isang staff. Mapapansin din ninyo sa larawan, ang isang staff ay binubuo ng limang mga guhit. Hindi yan mahirap tandaan dahil ang Tagalog ng staff ay limguhit. Parang shortcut sa salitang limang guhit. Okay, dumako naman tayo sa ating mga clef. Tutor Patrick, ano ba yung clef? Ngayon ko lang po yan narinig. Makikita ninyo sa larawan na meron tayong dalawang staff. Isang staff na nasa taas at isang staff na nasa baba. At sa dalawang staff na yan, meron pa tayong makikita dalawang simbolo na nakaguhit sa bandang kaliwa ng staff. Meron silang kani-kanilang mga pangalan. Ang nasa taas ay tinatawag nating G-clef. At ang nasa baba, tinatawag nating F-clef. Ano nga ba ang kanilang mga layunin? Para saan ba sila ginagamit? Sabahan niyo akong basahin. Ang clef ay isang simbolo sa musika na makikita sa kaliwang bahagi ng staff. Tinutukoy nito ang eksaktong lokasyon ng bawat pitch o tono sa staff. Yan, importante daw itong malaman dahil sila ang magtutukoy ng lokasyon ng ating mga tono. Meron tayong dalawa, ha? Tandaan natin. Meron tayong G-clef at meron tayong F-clef. Pero ngayong araw, magfo-focus lang tayo sa isa. Doon muna tayo mag-focus kay F-clef. Ayan, marahil ang ilan sa inyo ay nagtataka. Tutor Patrick, bakit F-clef yan? Marami namang letra doon sa alphabet, bakit F ang napili? Magandang katanungan yan. Tingnan ninyo ang simbolo ng bass clef na nasa larawan. Okay? Ang bass clef na yan, siya rin pala si F-clef. Pareha sila ng pangalan. Yan. Kung makikita ninyo, kapag iginuhit natin ang simbolo ng F-clef o ng bass clef, magsisimula ito sa ikalawang linya mula sa taas. At ang ikalawang linya mula sa taas ay tinatawag nating F. Kaya ito tinawag na F-clef. Okay? Sa bahaging ito, ang ating layunin ay dapat nating makilala kung ano ang mga pangalan na mga linya at ang mga puwang na nasa pagitan ng mga linya. Para mas madali nating malaman yan, subukan muna nating awitin gamit ang ating mga pitch names o yung mga letra na nakikita nyo sa inyong mga screen. Samahan nyo ako sa ating pag-awit. Gamitin natin ang mga nakaguhit dyan na mga whole notes at ang bawat whole note ay merong apat na bilang. Halina't awitin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, G, A, B, C, D, E, F, G, A. Ngayon, subukan naman natin ng pabalik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, A, G, F, E, D, C, B, A, G.
yan. Kung nakasunod kayo, mahusay at magaling. Kung inyong napapansin habang kinakanta ni Tutor Patrick ang mga nota na nandarito, mapapansin ninyo napakababa ng kanilang mga tunog. Bakit? Dahil sa F clef o sa bass clef, nandito nakalagay ang mga tono na inaawit ng mga lalaki na nasa bass o nasa tenor ng mga kasali sa choir. So kung ikaw ay isang lalaki at kasama ka sa choir, malamang inaawit mo na ang mga tonong nakalagay dito sa ating bass clef. Ang husay, di ba? Ngayon, marahil ang ilan sa inyo ay nalilito pa. Tutor Patrick, ang dami namang mga letra niyan. Ang dami namang kailangang tandaan. Paano ba yan natin mas mapapadali? Huwag kayong mag-aalala dahil mamaya mas padadaliin natin yan. Pero bago yon, atin muna ulit itong awitin. Kung kanina, inawit natin ito gamit ang ating mga pitch names, ngayon naman, aawitin natin ito gamit ang ating mga sofa syllable o yung mga nakasulat dyan na sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la. Yun ang ating gagamitin sa pag-awit. Samahan niyo ulit ako. 1 2 3 4 1 2 3 4. Yo. La ti do re mi fa sol la. Subukan ulit natin ito nang pabalik. 1 2 3 4 1 2 3 4. La so fa mi re do ti la so. Mahusay kung kayo ay sumabay. Ngayon, atin itong mas padaliin pa. Mapapansin niyo sa larawang ito na ipinaghiwalay natin ang mga linya at ang mga puwang, 'di ba? Para hindi tayo mahirapan sa pag-alala sa mga pangalan nito. Dumako muna tayo doon sa nasa kaliwang banda, ang G, B, D, F, A. Ito 'yung mga pangalan ng ating mga linya sa bass clef. Okay? Ang pinakababang linya ay may pangalan na G. Ang sumunod na linya dito ay B. Ang nasa taas na linya ng B ay D. Ang nasa taas ng D ay F. At ang nasa taas ng F ay A. Okay? Marahil nahihirapan pa rin kayo. Tutor Patrick, ang hirap pa rin tandaan yan. May limang letra. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan natin yan ng kahulugan para inyo pang mas maalala. Inyo lang memoryahin sa inyong mga isipan. Good boy does fine always. Ulit, good boy does fine always. Yan, para hindi natin mapag-rumble-rumble sa ating isipan ang mga pangalan ng mga guhit sa ating bass clef or F clef. Ayan, dumako naman tayo doon sa kabilang banda o yung ating mga puwang doon sa ating F clef. Ang pangalan ng mga puwang na to, yung mga spaces between lines ay A, C, E, at G. Okay, sila yung mga nasa gitna ng mga linya. Okay, para mas madali natin itong matandaan, bigyan ulit natin sila ng kani-kanilang mga kahulugan. Ating memoryahin, all cows eat grass. Ulitin, all cows eat grass. Nang sa gayon, hindi tayo malito. Ngayon, subukan naman natin itong awitin, no? Ng nakagrupo. Magsisimula tayo doon sa ating mga nasa guhit o yung ating G, B, D, F, A. Samahan niyo ulit akong umawit. 1 2 3 4 1 2 3 4 G B D F A. Ulitin natin ng pabalik. 1 2 3 4 1 2 3 4 A F D B G. O
Okay? Subukan naman natin doon sa mga puwang o mga spaces between the lines. A, C, E, at G. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, A, C, E, G. Subukan naman natin ng pabalik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. G, E, C, A. Kayo ba ay nakasabay? Mahusay at magaling. Ngayon, susubukan natin kung inyo bang naalala o natutunan talaga ang ating paksa ngayong araw dito sa ating pagyamanin. Isulat ang mga pitch names ng F-clef staff sa nakalaang patlang na nasa ibaba. Okay, kung kayo naman ay walang mga lapis o papel, pwede yung banggitin na lamang kung ano yung mga pangalan na hinahanap doon sa mga patlang. Magsimula tayo sa item number 1 doon sa nasa kaliwa. No? Ang hinahanap dito ay yung mga pitch names ng mga nasa guhit ng F-clef staff. Naalala niyo pa ba yung mga letrang nandiyan? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang masagutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ang tamang sagot ay G, B, D, F, at A. Tama ba ang sagot niyo? Ngayon, dumako tayo sa ikalawang item. Ang hinahanap dito, yung mga pangalan daw na mga nasa patlang ng mga linya. Bibigyan ko kayo ulit ng 10 segundo upang sagutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang tamang sagot ay A, C, E, at G. Nakakuha ba kayo ng 9 na puntos? Kung oo, bigyan ninyo ang inyong sarili ng 10 palakpak. Kung hindi naman, huwag kayong mag-alala at mangamba dahil meron pa kayong mga oras at panahon upang mas pagyamanin pa ang inyong kaalaman sa musika na ating tinalakay ngayong umaga. Okay, maraming salamat sa iyong pagsama kay Tutor Patrick dito sa ating ETULAY for Music 5. Makikita kita tayo muli sa ating susunod na episode pero hep, wala munang aalis dahil makakasama naman natin si Tutor Sunny para sa ating Arts 5. Maraming salamat ulit at paalam! Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Tutor Sunny. Ang inyong makakapiling sa ngalan ng sining. Dito lamang yan sa Arts 5, kung saan tatalakay natin una para sa second quarter ay ang rise terraces ng Cordillera, pandaigdig na pamanang pook. Bago natin simulan ang pagtatalakay neto, mayroon lang akong mga ipapakita sa inyo mga larawan. Ngayon, tukuyin ang mga sumusunod na magagandang tanawin na makikita sa ating bansa sa pamamagitan ng pagsasaayos sa mga titik ng salitang sinalungguhitan. Narito ang unang larawan. Atin ngang alamin kung ano kaya ang ipinapakita sa larawan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng salitang nakagulo-gulo sa ating screen. So nakikita natin ang L-H-O-C-O-C-E-T-A. Ano kaya ang mabubuong salita? Tignan natin. Ang mabubuo ay chocolate. At ang nakikita natin sa larawan ay ang chocolate hills. Ito ay matatagpuan sa probinsya ng Bohol. Ngayon naman itumungo tayo sa ikalawang larawan. Ngayon naman, tukuyin natin ang ikalawang larawan. Narito ang ikalawang larawan. At alamin natin kung ano nga ba ang larawang ito. Ayusin natin ang salita.
Bulkang Patlang. Y-A-M-O-N. Ano kaya ang lugar na ito? Kung ang sagot mo ay Mayon, tama ka. Ito ay matatagpuan sa Albay na nasa Bicol Region. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ikatlong larawan. Ano kaya ang nakikita natin? Ito ay ang hagdan-hagdan. Ano kaya? L-A-P-N-A-A-Y. Ayusin natin ang salita. At kapag naayos natin ang salita, ang mabubuo ay ang hagdan-hagdan palayan na kung saan ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Ang ating most essential learning competency para sa araw na ito ay makilala at matalakay ang kahalagahan ng Cordillera Rice Terraces bilang pandaigdig na pamanang pook o World Heritage Site. Sa ating bansa, tunay na naiiba at sari-sari ang angking ganda nito. May mga likas na tanawin at may mga makasaysayang pook na maaaring ipagmalaki ng mga mamamayan sa mga dayuhan. Halimbawa na lamang ay ang nasa larawan. Ito ay kinikilala bilang isa sa mga World Heritage Site. Ito ang Rice Terraces in Banawe, Batad, na nakapagsisilbing inspirasyon at paksa sa paglikha ng pagpinta at mga gawaing sining. Ang Rice Terraces o hagdan-hagdan palayan na makikita sa bulubunduki ng Cordillera ay tinatawag ding payo sa mga ipugaw at iba pang taga Cordillera. Dahil sa angking ganda, maayos at kaakit-akit na pagkakaayos ng kulay, linya at hugis ng bawat hagdan ng palayan, malimit na nagiging paksa ito ng mga pintor pati na rin ng mga larawang kuha ng mga turista, local man o dayuhan. Gagaya na lamang nito. Isang rice terraces na nagpapakita ng kakaiba at makulay na kultura ng mga Pilipino na naging inspirasyon para sa mga pintor sa paggawa o paglikha ng magandang kabuuan ng isang landscape painting o mga likhang sining na nagpapakita ng likas na tanawin. Sa katunayan, pinarangalan ang Banawe Rice Terraces bilang pandaigdig na pamanang pook o World Heritage Site ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ngayon, upang matutunan pa ng lalo, tukuyin ang mga katangian ng Cordillera Rice Terraces kung bakit ito napabilang sa pandaigdig na pamanang pook o World Heritage Site. Number 1. Ang Patlang ay isang mahalagang yaman ng Pilipinas na ginawaran bilang World Heritage Site. Ano kaya ang ating kasagutan? A. Chocolate Hills ng Bohol. B. Cordillera Rice Terraces. C. Bulkang Mayon. O D. Yungib ng Kalyaw sa Cagayan. Ano kaya ang inyong kasagutan? Kung ang iyong sagot ay letrang B, mahusay! Iyon ang tamang sagot, ang Cordillera Rice Terraces. Number 2. Anong pandaigdigang organisasyon ang nagbigay parangal sa Rice Terraces? A. UNESCO. B. DepEd. C. DOT. Or D. NCCA. Ano ang inyong kasagutan? Kung ang iyong sagot ay letter A, ikaw ay tama, mahusay. Ngayon naman, tumungo tayo sa ikatlo. Sa ang bundok, matatagpuan ang mga rice terraces. A. Marawi. B. Vigan. C. Bohol. Or D. Cordillera. Ano kaya ang kasagutan? Kung ang iyong sagot ay letter D o Cordillera, ikaw ay tama. Mahusay. Ngayon naman, subukan natin ito. Iguhit ang masayang muka kung ang pangungusap ay nagpapakita
ng pagpapahalaga sa mga natural at makasaysayang pook tulad ng rice terraces bilang pandaigdig na pamanang pook o World Heritage Site, at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, ikinuwento ni Roy sa kapwa niya bata kung gaano kaganda ang rice terraces ayon sa kanyang nakita sa kanilang bakasyon. Ano kaya ang dapat nating iguhit? Isang masayang mukha o malungkot na mukha? Sige, tignan natin. Ang unang sagot ay, syempre, ito ay masayang mukha dahil ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga. Ikalawa, ginawang paksa ni Ana sa kanyang obra ang kanilang rice terraces sa Cordillera. Ano kaya ang ating iguguhit? Masayang mukha o malungkot na mukha? Ang kasagutan ay, syempre, isang masayang mukha. At tumungo na tayo sa ikatlo. Ginawang inspirasyon ni Carlos ang larawan ng rice terraces sa paglikha ng isang landscape painting. Ano kaya ang ating iguguhit? Isang masayang mukha o malungkot? Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay masayang mukha, ikaw ay tama. Ngayon, tumungo tayo sa isa na namang gawain. Tukuyin ang mga katangian ng Cordillera Rice Terraces kung bakit napabilang sa pandaigdig na pamanang pook o World Heritage Site. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Number one, ang Cordillera Rice Terraces ay isa sa mahalagang yaman ng Pilipinas na ginawa rin ng UNESCO bilang World Heritage Site. Ano kaya ang ating isasagot? Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay, dahil iyan ang ating kasagutan. Tumungo na tayo sa ikalawa. Iginagawad sa isang lugar na may mahalagang bahagi sa kultura at kasaysayan ang isang pamanang pamayanan ng lahi. Ano kaya ang ating isasagot? Tama o mali? Kung ang iniisip mo na isagot ay tama, ikaw ay mahusay. Dahil yan ang ating kasagutan. Tumungo naman tayo sa pinakahuli. Mahalagang makilala natin ang mga magagandang tanawin ng ibang bansa para mapagpunan ng inspirasyon sa paglikha ng makabayang sining. Ano kaya ang ating isasagot? Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, mahusay, dahil iyan ang ating kasagutan. Tunay nga na natatangi ang aking ganda ng mga likas na tanawin na maaaring ipagmalaki ng mga mamamayan sa dayuhan dito sa ating bansa, katulad na lang ng rice terraces. At dahil dyan, tayo ay natatapos na sa pagtatalakay ng rice terraces ng Cordillera na isang pandaigdig na pamanang pook. Muli, ako si Tutor Sunny, ang inyong nakapiling sa ngalan ng sining. Magkita-kita tayo hanggang sa muli. Paalam!